Bumagal muli ang pagmamahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Abril. Bagamat may mga taas presyo tulad sa bigas, may mga bilihing nagmura kaya nahila sa pangkalata ng inflation. Gayunman, humanda raw sa magiging epekto ng El Nino. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang presyo ng sibuyas na pumalo sa mahigit 700 pesos nung nakaraang taon, bumaba na ang presyo. Bahagya na rin nagmura ang presyo ng manok na umabot ang 200 pesos per kilo o higit pa nung mga nagdaang buwan. Habang ang diesel at gasolina na halos umabot sa 100 pesos kada litro nung nakaraang taon, bumaba na rin ang presyo. Ilan lang ito sa mga dahilan kaya bumagal sa 6.6% ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Abril. Nagkaroon naman ng pagbaba talaga sa food inflation. Ang pangalawa na nag-contribute yung nasa transport. Kasi nakita naman natin na bumaba na yung presyo ng fuels, diesel, gasoline, and may impact din siya dun sa mga commodities na nasa housing, water, electricity, gas, and other fuels. Kung mula Enero hanggang Abril, makikitang bumaba ang inflation rate sa 7.9%. Sa kabila ng pagbaba ng presyo na ilang pangunahing produkto at serbisyo sa bansa, may mga tumataas pa rin ang presyo. Kaya naman ang mga maliliit na negosyo kagaya nito, hindi basta-basta makapagbaba ng presyo sa kanilang mga paninda. Bumaba yung LPG pero yung pagdating sa bigas, tumaas naman siya. Ayon sa PSA, nananatili ang hamon sa presyo ng ilang bilihin tulad ng bigas na buwan-buwan tumataas mula Pebrero. Sinasabayan pa ito na nagbabadyang El Nino. Nagkakaroon siya ng threat dito sa mga food commodities natin. So we are tracking this both on the production side. Ang mais din halimbawa, may nakikitang paggalaw ng presyo at apektado rin ng mainit na panahon. Sa Sarat, Ilocos Norte, dumadaing ang mga magsasaka sa malaking gastos sa patubig. Ang laki na po ng gastos namin kasi kailangan po ng patubig itong mais namin. Imbis na po na para pambili na namin ng abono, hindi po. Ayon sa National Economic and Development Authority, mahalaga na bumalangkas ng mga polisiya para matulungan ang mga maapektuhan ng El Nino. Tulad ng pamimigay ng mga buto o binhi ng mga halamang hindi nangangailangan ng maraming tubig. At pagpigil sa pagkalat ng sakit ng mga hayop sa pamamagitan ng border protection at monitoring. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.